Good day, this is Sir Paya. So this is our second episode sa ating Barangay Management and Information System using C Sharp. Okay, so as I said sa first episode natin, so una nating gawin is yung sa maintenance. Like for example, yung sa mga barangay official and staff, Purok, then the Purok chairman, then saka pa tayo makapag-process or makapag create ng residence record. Kasi ito is kailangan natin, may mga data kasi na kailangan natin gawan muna ng maintenance. Like for example, sa residence. So, hindi siya makapag-process ng residence kung wala siyang purok or tama, yung purok at saka yung sa purok chairman para makategorize or mag-group natin sa kada purok. Okay, so gawin muna tayo ng maintenance. Add and then FRM maintenance. Okay, so ayan siya. Then maximize natin kasi i-duck natin siya dito sa loob. Dito. So I think ano. So, ano, bagay natin yung design. Tapos ito is gawin na lang natin itong user. Or scroll na lang natin. Hanap tayo ng user. Lang siguro. Tapos, ano? I-32 by 32 na lang natin. Or 64. Hanap tayo ng mas malaki. Dami na kasing user dito eh. Alam siguro. Tapos. I-anchor natin siya. By default kasi naka-leaf. So, i-write natin. Then, hanap tayo ng logo sa Barangay Cagniog. Ayan. So, I think litan natin ng konti, no? Ano, hindi dapat saka italic. Thank you.
Sweet. Adjust natin lang konti. Ayan. And then, attend the maintenance, no? So, sa maintenance natin, tanggalin natin yung ano, fix natin, tapos yung fan, palitan natin. So, dapat uniform lahat. And then, walls natin. Tapos, kulay white natin. So, I think kopyahin na lang natin to. Copy. Lagay natin dyan. Okay. Okay, so tapos at tayo dito. Lagay natin dyan. Ayan. Tapos ito, instead of document, palitan natin siya ng maintenance. Maintenance. And so, sa maintenance, isa dyan is yung barangay official and staff. So, tanggal muna natin yung iba. Hidak na lang siguro natin, no? Ayan. May palitan natin yung icon. Tapos ito i-duck na rin siguro natin to. Ayan. And then, yung cursor natin, so since naka-default, palitan natin ang hand. Ito rin. Para mas madali siyang ano, once naka-mouse over siya, so yung hand pointer yung lalabas. Tapos, this, that, dispose. So, para pag-close ng, ano. Ayan. Tapos, gawa tayo ng, ano, gawa tayo ng ito, panel 2. So, pag-click natin, so I think dito natin siya ipapalabas. Okay. So baguhin natin ng konti. I think kailangan natin baguhin ng konti. Tapos tak natin siya. Dito pataas. Ayan. Tapos ito, palitan natin siya ng tanggalin lang natin to. Ito rin. Instead of maintenance, palitan na lang natin yung design natin. So dito tayo maglagay ng maintenance. Ayan. So maintenance. Tapos, instead of maintenance, palitan natin to ng barangay official and staff. Ayan. Tapos dito rin tayo mag ano, I think kailangan natin siyang i-duck. Ayan. Tapos, add rin tayo dito ng purok. Okay, so lahat ng mga maintenance natin, kapol, barangay staff, yung purok is dito natin siya ilagay. Okay? So, itong panel na to, ano lang natin, lagay dito. Tapos siguro ano, add na lang tayo ng button para sa pag-close natin.
Tapos duck natin to. Ayan. Tapos add tayo dito ng hindi panel button. Add tayo ng button. Lagay natin dito. And then yung button natin, so dapat naka-flat siya kasi flat style kasi yung ginawa natin. And then palitan natin siya ng sample close. Okay, tapos yung kulay niya. Search lang natin. Tapos last color. Hala tayo ng kulay ito. Ito lang siguro. Ayan. So, ito yung gagawin natin sa close. So, yung font niya is palitan rin natin. Then, palitan rin natin yung cursor. Ayan. And then, i-anchor natin siya dito sa right. Put tayo dito. So, ito na ko this. Wala na siya. Kung titingnan nyo dito, hindi natin siya ginamit. So, pwede natin siyang tanggalin. Naka zero reference na kasi. Pero pag may nakalagay na one reference, huwag nyo i-delete kasi. Like, for example, ito. One reference. Pag i-delete nyo, so, ma-disable yung design nyo. Or masira yung design nyo. This is the dispose. Ayan. Okay, tapos add tayo dito. Add nyo. Tapos add nyo natin. Ayan, so si add nyo natin. So, pwede rin ilagay natin dito yung add nyo natin. Okay. Tapos dito tayo mag-add ng or dito natin ilagay yung ating data grid. Okay, so data grid natin. Duck na lang natin, oh. At tayo ng una ID. So, yung ID natin is naka naka-hide. Tapos, next natin i-add is yung name. Then, tapos sa name, yung chairmanship niya. So, ano po yung sa chairmanship? Like, for example, siya ba yung presiding officer, committee, on education, committee on infra, so committee on solid waste. Example, ganun. And then ito is, lagay natin ito is yung position niya. And then, there we start. So, pwede naman natin to gawa ng ano, pwede naman natin siyang gawa ng maintenance yung sa term natin, pero sobrang ano hahaba yung tutorial natin. Tapos yung status niya. And then tapos sa ano sa view image. So ito, itong name niya is ito yung ano i-fill natin. Tapos, yung remaining niya is naka all sales lahat. Ito, palitan natin yung name. Palitan natin ang BTN or button edit 1.
Torrens, guys, yung Proton. Delete one. Then add tayo ng ano, image. So hanap tayo ng image yung may mga ano, may mga delete at saka ano, add edit button. So hanap tayo dito. I think meron ako dito eh. Ayan, edit. Ito yung edit niya. Ah, tama ba edit? Ano, delete yata to. Anong name nito? Sobrang ano. Ah, delete. Del at saka edit, no? Edit. Tapos itong isa is ayan. Then customize natin siya. So siguro ano na lang natin, i-white. Tapos i-single horizontal natin para wala siyang ano, wala siyang dito. And then disable natin, then set natin to 30 para ano, medyo mas hahaba konti yung sa header niya. Tapos dito tayo sa allow user to add rows, so false natin. Ayan, para matanggal yung dito. And then para tanggalin natin rin to, so dito tayo sa row header. So set natin to row header visible false. Tapos dito sa kanyang header default. So tama siya, tapos ito is palitan lang natin siguro ng ayan. And then so dito tayo sa ano, pulse natin yung enable visible visual styles, set natin lang pulse, tapos ito tanggalin natin. So hanap tayo dito ng ayan column header border, so set natin na none. So ganyan siya. And then dito kasi makita natin yung solid solid black color, so pwede naman siyang i-trade din na lang natin para ano, hindi masyado dark. So light lang siya. Tapos sa grid color, so pwede rin natin siyang palitan ng control na lang. Okay, tapos dito sa row template. So 22, yung dito na yung space. So gawin natin 30. Okay, so yan siya. And then try natin. Try natin tawagin si maintenance. Dito tayo kay BTN maintenance. So, change natin yung name. Maintenance. Tapos, kopyahin lang natin to. Ayan, din palitan lang natin FRM maintenance. So, ito rin. Palitan rin natin. Okay, so try natin. Maintenance, so ito siya. No, ayan. Kasi ito is naka ano pa to, naka right yung ano niya. So dapat palitan natin. So barangay official and staff. Tapos close. Para hindi siya sasama. So kasi naka right siya. So gawin natin siyang naka na leave. Okay, so ayan siya. Then add tayo ng another form para sa officials. Tapos add forms. FRM and then um
official. Tanggalin siguro muna natin yung sa purok, no? Para ano, tanggalin muna natin to. So, officials, staff. Okay, tapos ito is i-center natin siya, center screen. Tapos size fix angle natin. Tapos hit natin control box, hit natin to false para ganun siya. So pwede tayong mag-add ng napulat tayo dito. Ayan, so add natin. So, lagyan natin siya ng official staff details. Tapos ito, palitan natin ng kulay, no? So, I think yung kulay na ginamit natin dito. Ayan, ito. Pero I think mas maganda yata pag ganito. Ito siya. Ito na lang siguro. Yung kulay niya na ganyan, siya yung ilagay natin dito sa heater. Okay. Ayan. Then of course, ito is ilight natin para makikita. Then ito, ganun rin to. Palitan natin. Okay, so ayan, close. So, sa close button lang siguro, lagyan lang natin ng ganito. Then, this pause. Okay, tapos add tayo ito ng name. So, light lang natin siya. Add tayo ng text box. So, yung default text box na gagamitin natin. So, nasa inyo kung gagamit pa kayo ng ano. Gagamit kayo ng tawag doon. Yung sa Metro or any framework. So, ako yung gagamitin ko is lang siguro, name. Then after sa name is yung kanyang chairmanship. Tapos add lang tayo dito ng combo box. Tapos lagyan natin siya dito ng presiding officer. Tapos Committee on Education.
So, ayan. So, yung ilagay natin dyan. Tapos, kapit tayo ng position. Then, of course, tanggalin natin sila. So, palitan natin siya ng top 10 and then concealer 1. Secretary. Tapos, treasurer. Tapos, tayo dito ng so, instead na yan, palitan natin ng daytime picker. Daytime picker, lagay natin dito. Tapos dito sa kanyang format, so gawin natin short. Tapos, dahil sa kanyang excuse maintenance. Pagka natin 28 lang. Save. Tapos, update. Maganda siguro pag ganito lang. Okay, so ayan. Then once na-click natin to,
tawagin lang niya yung si officials. Then yung reference variable natin na if, tapos frame officials. Then if that should develop. Ayan. Tapos so ito sila, since naka yung access modifier niya is naka private, so kailangan natin silang i-public para mapasa natin yung value papunta doon sa iba. Like for example dito sa ating galing sa maintenance papunta dito sa official, so gawin natin siyang public. Okay, tapos add tayo ng isang class. Ayan, so DBcon or the DBcon na lang con str or DBcon str. Okay, so dito is ano, at dito lang natin ilagay yung ating connection string. So gawin muna tayo ng database, so instead na MySQL, so yung gagawin na lang natin is SQL Server. Tapos R na lang siguro, no? Mas okay siguro pag para hindi na siya masyado mabigat. Ano na lang? Localhost. Or MySQL na lang. Since ano, MySQL lang ginamit natin, add tayo ng reference. Add reference. So dapat meron tayong ano dito. Ah, ito, MySQL data.ll. Okay, tapos make sure nakacheck siya. Then i-okay natin. So makikita natin siya dito is nag-add siya. So kailangan kasi natin siya eh. Siguro may SQL Server na lang. SQL Server. Para may mga reference yung mga estudyante. Na ano. Na SQL Server yung tinuturo. So remove na lang natin to. So again, pag SQL Server is hindi na kailangan yung MySQL. So tinanggal ko na lang, tinilit ko na lang kasi plano ko is SQL Server na lang yung gagawin natin na database. Tapos dito tayo mag-add ng ating ano. Ito magagamitin natin ito mamaya. Yung notepad natin. At tayo ng new database. So, name natin siya na BMIS. Ayan yung BMIS natin. Tapos add tayo ng table. So, na table is yung ID. Lagay natin si ID. And then, integer. Tapos naka-auto-increment yung ID natin. So, ito lang yung gawin natin na primary key. Then next natin gawin is add tayo ng name. Okay, so siguro ano, 100 na lang natin. Yung dinesign natin kanina, ito sila, yung kailangan natin i-add. Tapos, chairmanship, ship natin varcar, siguro 100 rin. And then, pabang meron. Position. Parkar. Tapos, term start. So, date na lang natin. Turn in. Date na rin. Tapos, status. Parkar. Tapos, save natin siya ng table.
official. Let's save. Okay, so meron tayo dito ang table official. Refresh muna natin para ma-update. Ayan siya. So, next natin gawin is, so, dali lang na, no? Para kumuha ng connection. So, connect to database. Tapos, kung anong server name natin, eh, locate lang natin para mas madali siya. And then, mamaya, yung connection string is ilagay natin sa notepad. So, hindi natin siya gawin na, naka static connection. Dito mismo sa, sa C Sharp. Kasi mahihirapan tayong mag implement. So, if gawin natin siyang installer, so, once na nakafix yung server name, so, mahihirapan tayo. Ayan. So, ito yung kanyang connection string. So, copy na lang natin to. Copy. Okay. Tapos, after natin copy, is ilagay na lang natin dito. So, lagay na lang natin dito sa ating notepad. Diyan. Ayan. So, if ever may implement natin to, so ito yung palitan na lang natin. Yung kanyang server name. Tapos, save natin. So, doon natin i-saves. Save natin siya dito mismo sa dito. Dito natin siya ilagay. So, example, yung gawin natin is config. So, config. Okay, config. So, cancel natin dyan. So, since nilagay natin siya sa config, so actually, pwede yung pwede yung kahit initial nyo, ilagay nyo na extension na, na extension niya. So, okay lang siya. Like, for example, ito. Try natin, debug, tapos since config.txt, so pwede natin siyang gawin. Example, initial ko. So, lagyan lang natin tr. So, pwede po siya. Ayan. So, ito na yung Okay. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo na extension. So, walang problema yan. Yung gagawin lang natin is, i-read lang niya yung laman ng ating file. Okay, so declare tayo dito public static. So, i-static natin siya. Connection. Then yung ating ang location ng ating file system.io. File that read all text system that I public static string. So wala tayong string, kaya pala. Okay, that read all text. Ayan, so para ibabasahin niya lahat ng lahat ng content or laman ng ating file. Okay, and then system dot environment and then dot current directory. So ano po yung current directory natin? Yung current directory natin kung saan yung exe natin. So yan siya yung current directory. So kaya nilagay natin siya dito sa debug folder. Okay, ayan. Tapos, semicolon. So, dito natin siya ilagay yung ginawa natin kanina. Copy lang natin to. Copy. Tapos, dot gr. Yung yung ginawa natin na extension. Okay. Then, try natin mag-add ng data. So, this palitan muna natin to ng btn. Save. Tapos ito is btn update. Para pag tawag niya mamaya, like for example ito. So dapat si if that btn update naka-disable. Ayan. So naka-disable na siya. And then
once mag-save tayo, so trend catch tayo, no? Try catch para sa ato error handler. Exception. So ano yung ilagay natin dito? So lagay lang tayo yung message box dot show, then x dot message kung anong error. Tapos yung title natin. So since wala pa tayong title, no? So declare lang tayo dito ng title. Public static or ano, gawin lang tayo ng bago. At tapos class, so gawin natin siyang cell is or class variable or var na lang, kahit var. So, variable para sa ating mga variable declaration. So, gawin natin siyang public static string title. Okay, tapos yung title natin na ilagay is sample barangay. Okay, so pwedeng ganun. Ayan. Tapos dito. So, tawagin na natin si var. Dot. Tapos yung kanyang title. Okay. And then, message box button dot okay. Message box icon. So, since error siya, gawin natin siyang warning. And then, of course, ano, since ano, mag-save na tayo dito ng record papunta doon sa ating database. So, una is kailangan muna nating ano, tawagin yung connection natin. So, paano tawagin yung connection dito sa form load, since ito pa yung ano, ito pa yung pinakauna i-load niya. So, wala pa tayong login form. So, dito muna natin temporary ilagay yung ating connection string. So, paano po maglagay ng connection string? So, tawagin lang natin si db. Kahit dito, dito na lang siguro sa ating official dito. So, add muna tayong reference. System.data.sql SQL client. Okay, tapos declare tayo dito ng variable. Example, we have SQL connection. Ayan, tapos yung variable natin. We have SQL command. Then, reference variable. Ayan, so yung dalawa. Tapos, dito sa kanyang constructor. Ayan. So, dito natin ilagay yung connection string natin. Okay, so try natin. CN, new SQL connection. Tapos, tawagin lang natin si ano. Ano, dito na lang. So, try lang natin, no? Try lang natin. Lagay natin dito si db connection dot connection. Tapos try natin si in dot open. So once i-load natin to, yung ating official, pag walang error, meaning okay yung connection. So mamaya tanggalin lang natin yung cn. So nilagay lang natin siya doon sa constructor para pag-load niya is tatawagin niya yung connection. So, isang basis lang siyang tatawag lang connection every form. So, try natin. Manage. Tapos, ito. Ayan. So, may error siya, no? So, hindi siya, no? Ayaw niya. So, pag ganito, tanggalin lang natin to. Tapos, dito lang. Cn dot connection string. Tapos, ito na lang yung ilagay natin dyan. So, check natin. So, error talaga siya, no? May error siya. System type. So, ba't nag-error yung connection natin? Check muna natin yung ating DB
constrain that connection. Ayaw niya. At try lang natin subukan. Ilagay sa ano? Ilagay sa message box. If kukunin ba niyo yung ano, yung content niya. Ginawa na lang natin ng ganun. Check lang natin kung may kukunin ba siya. So since wala siyang kukunin, so hindi siya ano, hindi niya tinatanggap yung ano, pinalitan natin ng extension. So try natin ibalik mo na. Ayaw niya pala. So check natin ulit dito. Then pilitan rin natin 'to. At tama, wala pa sa tayo dito ano. Wala tayong ayan, so kulang tayo diyan. So tama siya, tama. Okay lang 'to na ano. Kahit anong extension, pwede lang siya. Mabasa niya yung content or yung laman ng file. So again, check natin. Ayan, so meron na. Kaya pala hindi niya no, hindi niya nakikita. So balik tayo dito no. X tapos lagay natin dito. Tapos i-try lang natin i-open. So once na wala siyang error, meaning okay yung connection niya. Pero temporary lang to dyan para i-check lang natin if okay ba yung connection niya or hindi. So since okay siya, okay yung connection, so pwede natin to tanggalin. Okay? So, saka natin siya i-open if gagamitin natin. Like, for example, dito. So, kung gamitin natin dito, so, dito na tayo mag-open. And of course, after natin open, kailangan rin natin i-close. Ayan. Tapos, pag may error, dapat i-close rin natin yung connection. Okay. Tapos, dito tayo mag-save. CM. New SQL command. So, pwede tayong gumamit dito ng stored broke. Pero, para mas maintindihan sa mga baguhan pa lang. So, simplihan na lang natin. Insert into name ng table. So, check natin yung table natin. TBL official. So, ito yung kanyang column. TBL official. Tama ba? Official. Official. Tapos, yung lalagyan natin ng data. So, start tayo sa name. So, hindi natin kailangan lagyan si ID kasi naka-auto-increment siya. Okay, so ito lang, name, chairmanship, tapos position, term, start, term, in, and then status, tama ba? Ayan, tapos copy natin to, gawin lang natin ang parameter. Okay, so ayan. Then lagay natin dito. Then of course yung active connection natin na CN. Okay, tapos same that parameters that add with value. So i-add natin. So first is yung sa ating name at name. So since wala pa tayong ano, wala pa rin tayo dito. O hindi pa natin napalitan yung name ng ating mga control. So, need natin pagpalit. TXT name CBO chairmanship CBO position TT start and DTN tapos CBO status. So ito sila, ito itong mga combo box para hindi siya ma-inputan ng user. So kailangan natin siyang i-lock. So paano mag-lock? Status lang ba yung nalagyan natin? Ayan, status.
Tapos, e.handled. Set lang natin ng true. Status lang. So, yung iba, hindi pa. Ito. Okay. Ayan. So, ito pala. So, palitan natin siya ng txt name dot txt property. Then, copy lang natin to. So, lahat dito, ito sila is kailangan natin masupplyan ng data. Okay. So, ito is lagay rin natin dito. Position. Term start. Term in. Tapos, yung status natin. So, kailangan rin natin malagyan yung status. Okay, tapos ito is CBO status. And then, ito is DT N. So, hindi siya text. So, dapat lagyan natin siya ng value. Dot value. Ay, hindi validated dot value. Dot value. Tapos, ito rin. So, TT start. Then, we have CBO position and CBO chairmanship. Okay. And then, dito. So, ito is nag-assign pa lang tayo, no? Ng data from dito sa ating C-sharp papunta doon sa ating table. So, para ma-update siya, kailangan natin siya lagyan ng execute na query. Okay. Then after update, so pwede natin maglagay ng message box. That's you. Tapos, record has been successfully saved. Tapos, yung title niya, var.title. And then, message box button dot okay. Message box icon dot information. Ayan. So, kailangan rin natin siyang ano, kailangan rin tayo dito mag condition if para hindi siya automatic nag-save. So, may confirmation muna. That you do you want to save this record? Tapos, avar that title and then message box button dot yes no, so yes no yung option ng button, then message box icon dot question okay, kasi nagtanong siya, and then equal to dialog result dot yes, so pag yes yung response ng user, so saka siya magsisave. Okay, and then gawa tayo dito ng public void clear. So, ano yung i-clear natin? Yung laman ng ating text, clear natin. Yung laman ng ating combo box. And then, CBO position. So, kung na-notice nyo, no? So, hindi ko siya nilagyan ng validation dito. Para hindi tayo matagalan. Kasi may dapat may mga validation pa dyan. Like for example, dapat pag walang data, so hindi niya i-save. So, pwede natin siyang ilagay sa huli para mas madali. Tapos, dt start dot value. So, value. Tapos, date time that now. Try natin now. Walang now. Today. Walang today.
para ma-reset siya after set in. Okay, tapos si text name dot focus. Yung cursor niya yung sa kanya, naka-focus. Tapos dito natin siya ilagay. Ayan. And the next natin gawin is once na mag-cancel tayo. So dito lagay cancel. So tawagin lang niya si Claire. So try natin mag-save ng data. Example, lagyan natin dito ng name, Sir Paya. Tapos, Rating Officer, Captain. So, start ng 20 and dapat 2018 from June. Tapos, matapos siya ng June 2022. So, example to. Ayan, tapos active. Then save natin. Okay, so nag-save siya. Ayan, tapos clear niya, tapos reset dito. So kung notice niyo, so wala pa siyang data na makita dito. So lagyan natin ang code. Yung ating maintenance dito. So ito is data grid view 1. So F7 tayo. So una, add muna tayo ng reference para sa SQL server. That SQL client. Okay, tapos dito initialize lang natin, declare man tayo dito ng variable para sa ating connection, SQL connection cn, SQL command cm, SQL data reader. Data reader DR. Tapos dito is CN dot connection string. CN new SQL connection. Tapos ilagay lang natin dito yung ating name ng ating class, DB constring dot connection. Okay, so para ma-update siya. And then, gawa tayo dito ng method, public void, para pag-load ng record. Public void, load, record. Okay, tapos, again, kailangan na rin natin ng trend cuts. So, every time na magtatawag tayo ng database, so, kailangan natin ng trend cuts. So, sa cuts kasi, if ever magka-error kasi, so possible siyang pabalik-balik na yung error, especially pag may in-execute siya doon sa table natin. So kailangan natin siyang i-close. Message box dot show, and then yung error niya, tapos yung title var dot title, and then message button that okay, message box icon that warning. Ayan, tapos yung ating data grid view 1 that rows that clear. So kailangan natin siyang i-clear, and then open natin yung connection, then close natin connection. So every time gap ng connection, kailangan natin i-close. And yung SQL command, tapos select asterisk from TBL official. Tapos yung active connection natin. And then DR, execute reader. So sa DR natin ilagay lahat ng data natin. Tapos gamitan lang natin ng loop. Then of course, since gumamit tayo ng DR, kailangan rin natin i-close si DR. Tapos ilagay natin dito sa ating data grid view 1. That rows that add. So ano yung i-add natin on is DR index 0. So sino yung index 0? So kailangan natin specify para mas maintindihan. Index 0 is yung CID that to string. Okay, so copy lang siya. Next is name.
Ito is name, palitan natin name. So pwede siyang lagyan ng index. Pag index is, kailangan yung tanggalin yung double quotation. Okay, so para mas madali siyang ma-identify, especially pag mag-edit tayo or mag-debug tayo ng ating code. So kailangan na lang natin itong ilagay para hindi kayo mahirapan. Then, chairmanship natin. Tapos, add pa tayo dito. Position. Position. Tapos, yung ating term start. Tapos, term in. And then, yung ating status. Tapos, semicolon. Okay, so yung gawin natin is dito sa ating form. So once na tatawagin natin si maintenance, so kailangan rin nating i-load yung ating load records. Load record. Ayan. Okay, so ayan siya. Ayan na yung data natin, makikita na siya, no? So dapat kailangan natin siyang naka full row select kasi hindi siya naka full row select eh. So punta tayo dito sa kanyang design. Tapos hanap tayo ng selection mode. So naka full row select. Okay, then pwede niyong palitan rin yung kanyang dito. So back color yung back color niya is white, tama. Ito is i-light lang natin. Tapos siguro palitan lang siguro natin ng ibang kulay. Hanap tayo ng kulay. Hanap tayo ng magandang kulay. Ito na lang siguro. Tapos once naka-highlight siya, yung four color niya is same pa rin. Ito pa rin. Okay. Tapos dito sa ating tanggalin lang natin siya. Data grid view 1 dot clear selection. Okay. So para matanggal yung naka-select. The next natin gawin, so since wala pa siyang update dito, mag-save kasi tayo is hindi pa natin makikita yung update. So yung tinawag pa natin is dito pa sa maintenance. Ayan. So example, magpa tayo dito, no? Add tayo ng miel go. Tapos lagay natin siya ng ayan. Tapos a term is 6/2018. And then 6/2022. Tapos active. Let's save natin. So hindi pa siya, no? Hindi pa nakalagay dito. And then dito is makita rin yung time. So tanggalin natin sila. Okay? So paano po siya tanggalin? Una, kailangan mo nating tanggalin dito yung time. So kailangan natin siyang i-parse, no? So lagyan natin ng date time dot parse. And then the two short date string. Okay, so same dito, date dot parse the two short date string. Ayan, so na parse na siya. And then dito try natin dito sa ating so maintenance. So official natin 7. So ayan. So dito is declare lang tayo dito ng maintenance. Then yung variable na gamitin natin. Tapos dito rin if rm maintenance. Tapos if rm. And then assign natin. Meron tayong ginawang parameter dito. Yung value sa ating parameter. Na if r if and then if rm. Ayan siya. Or pwede rin siyang if lang para hindi kayo malito. So pwede rin if. Tapos lagyan nyo lang dito ng
this, that, tapos ito is lagyan lang natin na if. Okay, tapos yung if natin, siya yung ating maintenance, if array maintenance. So dito, after niya pag clear ng data, so if that load record. Okay, so para ma-update siya. Tapos, and dito rin is since may nag-error siya, so lagyan lang natin ng this. So refer siya sa cell niya. Dapat meron tayong argument kasi ginawa natin siya ng parameter doon sa ating official, if I'm official. So try natin. Maintenance, tapos add tayo. Example, sabi na resari, tapos lagyan natin siya ng 6-9-2018 then 6-9-2022 tapos active. So ito is natanggal na, no, yung term natin, save natin. Ayan, so automatic siya nag-update dito. Okay. Ayan siya. Ayan, oh. So, once mag-edit tayo, so pag-click natin sa edit, so dapat ipasa niya dun sa ating dito sa ating official. Okay. So, gamit tayo dito ng variable. Ito na lang. So, gawin natin siyang public tapos ID. String ID. Ayan. So, si ID, siya yung ID na ipapasa natin. So, kasi ito yung nag-hold ng ito yung dapat mag-hold ng primary key. Tapos, dito tayo sa ayan. And then, try. Tapos, catch. Exception. So, copy na lang natin to para mas mabilis. Okay. Tapos, string, call name. Then, data grid, view 1 dot columns, a dot column index, dot name. Tapos condition tayo, if call name is equal to btn edit 1. So pag equal siya kay btn edit 1. So if rm, tawagin natin si if rm official. New if rm official. And then this. Okay, tapos if that btn save that enabled. So, i-false natin yung save. So, naka-enable na sub si update. And then, if that ID, so ipasa natin yung value ng ating data grid view 1 dot rows dot row index and then cell index 0 dot value dot string. Okay, so ayan. So, ganun rin sa iba. Tapos, ito si if that takes tname that takes CBO ayan CBO position tapos ito si dt start dot value dt n dot value. So kung na-notice nyo, nag-error dyan sa value, no, kasi string siya tapos ipasa natin siya sa heap. So kailangan natin siyang i-parse. Yan, so index 1 index 2 index 3
index 4, index 5, index 6. Tapos ito i-parse natin. So, t time dot parse. Ayan. So, ganun lang. Tapos ito rin, i-parse natin to para hindi siya mag-error from string to date. And then, if that should dialog. Okay, so try natin. Dito pala sa ating official, sa clear, andito. So, kailangan pala natin siyang si btnsib.enable true natin by default. Tapos, si update, enable natin false by default. Okay, so try na natin. Edit. So, ayan siya, napasa na yung data. Pag-cancel. So, by default, naka-enable, naka-disable. Ayan na. So, napasa na yung data. So, paano siya i-update? So, yung code natin sa save is pwede natin siyang gamitin. So, ito na lang. Kopyahan na lang natin to. Tapos, lagay na lang natin dito. And then, do you want to update? Lagyan na natin update. Tapos, has been fully updated. And then, dito, dapat i-dispose natin. This dot dispose. Or i-close natin. Okay, tapos, mag-add tayo ng isa dito. I-add natin. Para sa ID natin. So, ID is equal to ID. So, instead na insert, palitan natin ang update statement. Update table official, tapos set natin. Set name equal to name. Tapos ito siya. Ayan. Tapos position. Tapos si ayan. Tapos yung status natin. Ayan. Tapos mag-where na lang tayo dito. I-where natin si ID. At ID. Kaya nagdagdag tayo dito ng ID. Kasi nag-where kasi tayo eh. So try natin. So edit tayo. So instead ng active, palitan natin siya na ng active. Update. So, ayan siya naka-inactive na. Mag-active. Ayan siya nag-active. Okay. So, how about sa delete? So, sa delete is balik tayo dito kay maintenance. Tapos dito. And then, condition tayo, no? Gawa tayo ng condition. Else, if, tapos, call name is equal to btn delete 1. So pag equal to delete 1, so another condition, if message box dot show, do you want to delete this record? Tapos yung title natin, var dot title, then message box button dot yes no, message box icon dot questions equal to dialog result dot yes. So pag equal to yes, send dot open, send dot close, ayan, and then cm new SQL command delete from TBL. So nang name ng TBL, TBL official. Tapos where tayo, where ID is like ID. Actually pwede niyo na, pwede nating ito no. Pwede nating idiritso. Like i-like na lang natin. Tapos data grid
v1 dot rows. Ayan, rows. A dot row index dot cell 0 dot value dot string. Ayan. Ang error. Semicolon. Delete from table filter I dislike. So, anong error dito? Dito, grid view 1 dot rows. A dot row index. To string. So, ayan niya. Yung mali niya. Tapos, cm dot execute non-query para ma-update yung delete na statement. Tapos, copy na lang natin to. Lagay natin dito is, ano, record has been successfully deleted. Tapos ito, instead na warning, palitan natin na information. Okay, tapos para ma-update, tawagin natin si load record. Ayan. So, try natin if maka-update na ba siya. I mean, maka-delete na ba siya? So, add tayo ng bago. Sample. Sample lang to. Okay, so intention na makatype dito kasi nilock na natin. Ayan. Save. Okay, so try nating i-delete. Oh, so walang delete, no? Bakit wala? So, check muna natin dito. BTN. So, kaya pala. Nag-equal. Delete natin. Delete. So, yan. So, deleted na siya. Okay. So, six tapos ito is given natin 2018 tapos ito is active, then save natin. Okay, so ayan, so I hope meron kayong natutunan na bago, no, sa ating ginawang system. So bukas upload naman tayo ng bago, so ingat kayo palagi. Happy coding.